time, God is great. Amen. Okay. Ang bilis ng panahon, di ba? Sinong hindi nabibilisan sa panahon? Ang bilis ng panahon, si Epi, 7 years old na. Si Leila, kadidibo lang, 19 na ngayon. Di ba? Napakabilis ng panahon, mga kapatid. At tila parang lahat tayo ay papunta sa pagtanda. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Ayan. So, maaaring nagkakaroon na kayo ng konting hint, no, kung ano yung topic natin. Siguro, tama-tama na dito sina Tatay Floring at Nanay Rosie. Magiging witness sila doon sa ating message ngayong araw na ito. So sa mga kabataan naman, no, marahil iniisip nila, eh matagal pa yan. No? At maaari din na hindi talaga nila iniisip. No? Wala pa sa isip nila yung sila itatanda. No? At ito naman ay understandable. No? Yung ibang tao naman, kapag napag-uusapan natin o napapag-usapan yung pagtanda, no? Marami ang naiisip, no? Marami silang reminiscing, no? Binabalikan ng mga nakaraan. At ang nakakalungkot minsan o madalas, ang mga binabalikan ay yung mga bagay na malulungkot, no? Yung mga kapaitan sa buhay na nagbibigay sa kanila o nagdudulot ng kawalan ng pag-asa, no? So, sa huli, ano nangyayari kapag ganito ang mga tao, no? Sumasama ang ugali, pumapait, no? Ang nangyayari habang sila ay tumatanda, no, imbis na pabait, no? Eh para yatang sumasama ang ugali, no? At nasasabihan tuloy sila ng mga kabataan na, eh, ayoko nang tumanda, ayoko, pagtanda ako, ayoko tumulad, tulad sa mga taong yan, no, pag matanda na ako. So, ang tanong natin sa umagang ito, mga kapatid, paano ba tumanda ng tama? Paano ba tumanda ng tama? Ang Biblia po ay nagbigay ng mga gabay sa atin. Nagbigay ng gabay sa atin kung paano tayo tatanda o magkakagulang, no, sa paraan na dinisenyo ng ating Diyos. At ito po yung sikreto, no? Ito po yung ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, ang sikreto ng tamang pagtanda. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po, Ama, sa napakagandang araw na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay na kami ay isinama niyo. Kami ay narinito, Panginoon, sama-sama na magpupuri, magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Samahan niyo po kami ng inyong banal na espiritu sa aming pakikinig sa inyo. At nawa, Panginoon, ang mensahe na aming maririnig ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Magdulot ito ng pagbabago kung paano kami mag-isip, kung paano namin tanggapin, Panginoon, ang aming pagtanda. Sa inyo po ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng inyong Santong Espiritu. Amen. Ayan. So, panatiliin po natin yung ating katahimikan, no, para tayo ay makapakinig ng maayos, no? So, meron lamang po tayong tatlong teksto, no? Tatlong teksto na ating pagbabatayan sa hapong ay sa umagang ito, no? Ang oras natin ay, no, 11:53, medyo na late tayo ng konti, no? So, maiksi lang po ang sermon natin, mga 2 o'clock kakain tayo. Saktong-sakto, no? Hindi, saglit lang, no? So, ang una po nating passages, meron po tayong tatlong passages, ang una po natin is 2 Corinthians 5:17. So, alam po, familiar tayo dito. Doon sa pangalawa naman is Isaiah 46 verse 4, and yung pangatlo is 2 Timothy chapter 4 verse 17. No.
At mamaya babasahin din po natin yan. So, alam niyo ba ang sikreto ng tamang pagtanda ay ang pamumuhay ng bago? Narinig niyo na ba yon? The secret of growing old gracefully is living new. Parang ano, no? Irony ba yung magkabaliktad? Para katumanda ng maayos, ay kailangan mo mabuhay ng parang bago. So, ang una, meron tayong outline, brothers and sisters. Meron lamang tayong tatlong E. No, at ito, nawa, ay matandaan natin. No? Very, ano to, napakamalaki yung pakinabang nito sa ating mga buhay. No? So, yung unang E natin is embrace. Sabihin nyo nga, embrace. Embrace. No, embrace. No. So, ang sabi ng isang quote, embrace the current season of your life. No. Embrace the current season of your life. Ito ay sinabi ni Gabriele Blair. No? Embrace the current season of your life. Ano yung, pag naririnig nyo yung salitang embrace, ano yung pumapasok sa inyong isip? Parang time to accept, di ba? Acceptance. No, yakapin mo na yan, nandiyan na yan eh. Di ba? So mga kapatid, the secret of growing old gracefully is we must learn to embrace. Mga kapatid, pag pumuputi na yung buhok natin, no? Pagtingin tayo sa salamin, ang dami ng puti. No, tumatanda na talaga tayo. Embrace natin yan, no? Nakakainis naman, ang dami ko ng puti. No, huwag ganun. Eh, we're not getting any younger, di ba? So, dapat yan, tinatanggap natin yan. Tapos, pag nagiging mga daddy na tayo, lumalaki na yung mga tiyan natin, no? Tanggapin na rin natin yan, no? Pero, okay, tumulad sa akin, lumalaki talaga. Medyo, nandun na tayo sa stage na nag-ano rin tayo, no? Diet-diet na rin, no? Tapos, humihina na rin tayo. Di ba? Madalas nyo sinasabi, hindi na ako kasing lakas ng dati, no? Tayo, di ba? Ang bilis ko nang mapagod. Nung araw, 10 oras, 12 oras magtrabaho, baliwala. Di ba? Ngayon, nakakaramdam na tayo ng pagod. So, yan mga kapatid ay dapat yan tinatanggap natin. So, bakit, mga kapatid, in embracing the changes in our body, in doing so, brothers and sisters, we will find peace. So, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Magkakaroon nga dahil ina-accept natin. No? So, sa mga ganitong pagkakataon, mga kapatid, ano yung dapat iniisip natin? No? Pasalamat ka, pumuti pa yung buhok mo. Maraming namamatay, sanggol pa lang, di ba? Pasalamat ka, humina ka. Dahil may mga tao na hindi na talaga lumakas. No? May karamdaman, may kapansanan, di ba? No? Pasalamat ka, tumaba ka. Kasi may mga tao talaga, walang makain. Di ba? So nakikita nyo ang buhay, mga kapatid. So, ang mga pagbabagong ito, mga kapatid, ay dapat magbigay sa atin ng puso mapagpasalamat. Amen? Amen. So kaya madalas kong nasasabi, oh, tanda-tanda ako na yung mga matatanda, no? Naiinis sila, bakit siya tumatanda? Buti na kayo, tumanda kayo. Eh kami, hindi namin alam kung tatanda kami, di ba? Kayong mga nakaupo dyan ng mga bata, oh, di ba tayo na mga middle ages, di ba? Hindi natin alam po, who knows, di ba? Hindi natin hawak ang buhay natin. No? So, mga kapatid, bilang mananampalataya naman, so, ito yung ating reference verse nung una, no? 2 Corinthians 5:17. No? Ano ang sabi? No? Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Ano ang mensahe sa atin dito, mga kapatid? Minsan kasi nalulungkot tayo, no? Bilang mga mananampalataya, no? Hindi na natin magagawa yung dati natin. Dapat hindi natin ikalungkot yan. Dapat magpasalamat tayo na meron na tayong bagong pagkatao. Si Pastor,
Hindi ko na makasama yung mga kabarkads ko eh. Hindi na ako pwedeng umuwi ng lasing pag ng bahay, di ba? Hindi na ako, hindi ko na pwedeng i-meet si ganito, hindi ko na pwedeng i-meet sa ganito. Siyempre, ano na yung bagong pagkatao na tayo, no? At sa ating pagmamatured mga kapatid, kailangan ini-embrace na natin yan. As Christians, lagi kong sinasabi, nag-church tayo, nakaupo na kayo dyan, embrace nyo na yung pagiging Kristiyano nyo. No? Marami kasing mga tao, gusto pa rin nila, no? Even though they are claiming that they're Christian, namumuhay sila, alam nyo, sa lawahan pa din. No? Yung isang mundo nakatungtong sa church, yung isang paa ay nakatungtong sa sanlibutan. No? So bago na ang pagkatao natin mga kapatid, we must embrace, no, yung mga pagbabagong yun. No? Sa kaya nga, yung mga pagbabagong yan mga kapatid, may mga sacrifice, di ba? May mga hindi pwedeng may set ka ng friends, no? Yun yung lagi kong sinasabi, yung set ng friends pang church, no? Meron kang set ng friends pang sanlibutan, di ba? Meron kang activity pang Sunday, meron kang activity from Monday to Saturday, di ba? Hindi pwede yun. So you must embrace, no? At ito yung magbibigay din sa iyo ng kasiyahan habang tumatanda ka. Amen? Di ba? Hindi nyo ba naiisip yon na habang tumatanda ka, siguro si Tatay Florin, no, bago siya napunta dito. No, nung habang tumatanda siya, di ba tayo pakunti ng pakunti ang kaibigan? Siguro na nililis nyo kasi may kanya-kanya ng buhay. Ang natitira na lang talaga habang tumatanda ka ay yung mga tunay na kaibigan. Di ba? So, in the changes na nangyayari sa buhay natin, maging sa ating mananampalataya, no? Kaya nga, meron tayo dapat na set of friends, set of community, at ito yung church. Kaya sarap isipin na ngayon, ganito tayo, di ba? Tapos, 5 years, 10 years from now, sama-sama pa rin tayo, tapos iba-iba na yung mga itsura natin. Yung iba, may mga apo na. Yung iba, mga puti na lahat ng buhok. Iba, wala nang buhok. Di ba? Di ba? Ganun yung mga sinabi natin, no? Di ba? So, kay sarap din makita, no, yung mag-reminis tayo, no, na tayo ay sama-samang tatanda, di ba? So, embrace, no, yung mga pagbabago. Ano man yung mga dumadating, maganda man yan, hindi, no, malaki ang naitutulong ng acceptance, di ba? Yung mga asawa nyo, tanggapin nyo na yan. No, yung mga masasamang ugali ng asawa nyo, tanggapin nyo na yan. No? I-accept nyo na yan kasi, no, masama, huwag na kayong magtanggapang, ano, magpaanan o magpaanan, huwag na. No, di ba? So, mahalin nyo na sila. Pag minahal nyo na yan, ano mangyari? Sasaya na rin kayo, di ba? Oh, eh, ito yung binigay ni Lord eh. No, baka ito yung tinis sa salaman. Hindi, no. Ito yung ibinigay sa'yo ng Diyos. Ibig sabihin, yan yung pinakamainam para sa'yo. Amen? Amen. Oh, di ba? Ayun, si Tari naiyak na. Okay, so, ano yun? Ano yung una natin? Embrace. Okay, number 2 is expect. Oh, puro E tayo ngayon, puro E. No? Kasi AP. Di ba? AP, tapos tatlong letter lang din. No? Sa tatlo lang tayo. So, expect. No? Ang sabi po ng pag-aaral, malaki po yung factor sa pagtanda kapag merong ano? May ano? Security. Di ba? Napakasarap tumanda na meron kang ano, kasiguraduhan. Diba? Ano ang kaibahan ng tumatanda ng may pera at ng walang pera? Ano? Diba malaki? Oh, napakalaki. No. Napakalaki ng kaibahan mga kapatid. No. At ang paalala po sa atin ng Biblia, no? Patungkol dito sa security na ito, no? Doon sa Philippians 4 verses 6 to 7, sabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. No? So mga kapatid, bakit natin ito binasa? No? Ano ba ang kabaliktaran ng pag-aalala? Kabaliktaran ng pag-aalala? Di ba yung kapanatagan? So, kapag panatag ka, anong ibig sabihin nun?
hindi lang material things, no, yung pinasinasabi natin dito, no? Kapag tayo, mga kapatid, ay hindi nag-aalala, no? Sa anumang bagay yan, financial man yan, security man yan, health man, in all aspect. Kapag hindi tayo nag-aalala, ang ibig sabihin nun, meron tayong security. Meron tayong kapanatagan, no? At bakit tayo nagkakaroon ng kapanatagan, mga kapatid? Dahil meron tayong ano, inaasahan. No. Ano yung message natin last time? Romans 8:28. Di ba? All things work together for good for those who love God. Huwag niyong kakalimutan yun. Importante yun. Yung those who. No? Kasi iba ang binibigay na kalinga, iba ang binibigay na pagmamahal ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. No? So, sabi po, kailangan natin, when we expect something, we must do something. Naniniwala ba kayo doon? What you saw is what you reap. No. Sabi ni Sister Ludi, kailangan daw may pera. Siyempre, pag may kailangan mo ng may pera ka, kailangan mo may trabaho ka. Kailangan mo may gagawin ka. No. At sa pagtanda mo, mga kapatid, kung ikaw ay naghahasik ng kabutihan, aani ka ba ng kasamaan? Diba? Napakarami nating naririnig na kwento, no? Yung mga magulang na hirap sa buhay, may naging mabuting tao, may tinulungan, pagdating ng araw, sino ang aani ng kabutihan ng magulang? Diba yung mga anak? No? So mga kapatid, when we are expecting something, we must do our part, di ba? Yun din yung lagi nating sinasabi, no? So, dito mga kapatid, kung gusto nating tumanda ng maayos, no, kailangan meron din tayong gawin. Ano? Unang-una, kilalanin natin ang Diyos. Yan yung unang magagawa natin, eh, no? Yung makilala natin ang Diyos habang bata pa tayo. No, ingatan natin yung ating mga katawan. Baka mamaya, eh, no, ang dami nating bisyo ng araw, no, kung ano-ano yung mga kinain natin, kung ano-ano yung parusa natin sa katawan, tapos nag-expect tayo na mabuhay tayo ng 100 years old. Diba? Parang impossible naman, diba? So, habang tayo ay may kakayahan pa, no? Diba sabi nga nila, what you do today will affect tomorrow. Will affect the future. No, ang sabi ng isang quote, no? Sabi ni La Bruyere, ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Sabi, most men spend the first half of their lives making the second half miserable. Ganda, no? Ulitin ko. Most men spend the first half of their lives making the second half miserable. So, anong ibig sabihin yan, mga kapatid? No? Isip tayo ng isip ng kinabukasan. Kung masyado tayong nag-aalala, ano ba yung ginagawa natin ngayon? What we do today will affect tomorrow. So, ganun daw, kalahati ng buhay natin, no, ay ginugugol natin para anihin natin yung mga miserableng bagay sa hinaharap. Diba? So, dapat maging maingat tayo, no? Sa mga decision, sa mga gagawin natin ngayon. No? So, brothers and sisters, ano ba? Ano ba yung dapat mong expect? No? Yung mga pangako ng Diyos. No? Madalas nating sabihin in most of our messages na napakaraming pangako ng Diyos. No? Meron na ba kayong memory verse na pangako ng Diyos? Taas ang kamay. Sino yung may memory verse na pangako ng Diyos? So, kailangan meron tayo niyan na memory verse, no? Na pangako ng Diyos. Ako, madalas kong sineshare sa inyo yung sinabi ni David, no? In Psalms 37 verse 25, no? Na sapul sa pagkabata hanggang sa pagtanda, wala akong nakitang tunay na anak ng Diyos na naging hampas lupa. Lagi kong sineshare sa inyo kasi yun yung pinangahawakan ko na hindi tayo maghihirap, no? Hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo magiging hampas lupa. So, sa buhay natin, kailangan meron tayo, no? At least one man lang, no? Na
na promises, no? Napakaraming promises, mga kapatid ng Diyos. So, ang sabi doon sa Isaiah 46 verse 4, no? Ito yung isa doon sa mga references natin. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Diba, napakagandang pangako nun? Iingatan, no? Hanggang pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. No? Imagine, no? May responsibility pala sa atin ng Diyos, mga kapatid. No? Na tayo ay ililigtas at tutulungan ng ating Panginoon. So expect, no? Sabihin nyo nga, expect. Expect. Di ba? Ano yung muna natin? Embrace. Embrace. Pangalawa? Expect. No. Ano yung pangatlo? Letter E. Hula, hula. Ha? Pwede, pwede. Okay. Ang pangatlo natin is empower. No. Pastor, parang late na yata to empower. Diba, nagkaka-age na tayo, nagkaka-edad na. Bakit kailangan pa mag-empower? No. Hindi niyo ba napapansin, no, si tatay nag-iPad yan, nagta-tablet, alam ko. Active pa sa social media yan, kaya medyo marunong sila sa technology. No? Pero yung ibang mga matatanda, ni mag-text, hindi marunong. Di ba? No? Hindi marunong magbukas ng cellphone. No? Hindi marunong mag-YouTube. No? Kailangan, may empowerment pa rin kahit tumatanda. Yan ang trend, di ba? Ayaw mo namang mahuli sa uso, no, tay? No? Ayaw nyo bang mahuli sa mga balita, di ba? Lalo tayo natito sa ibang bansa. No? So we must empower. No? Kailangan marunong tayo na mag-adjust, no? Kung ano yung kailangan, di ba? Paano kung ngayon nakita nyo puro online na lahat, di ba? Eh syempre nagkakaedad, eh, ayoko na yan, no? Nabuhay ganung panahon ng dinosaur. Nung wala pang technology, no? Eh, paano na? No? Paano na ka na mag-a-adapt, no? Paano mo makakausap yung mga friends mo kung nasa Pilipinas ka, no? Diba? So, kailangan nakakapag-adapt tayo. So, we must empower ourselves, no? Kailangan matuto tayo, no? Yung patulong tayo sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, no? So, we must empower also others, no? Diba? Sabi nga, ano yung, ano, the biggest room in the world? Ano yung the biggest room in the world? The biggest room in the world is improvement. Diba? Pastor, ang dami mo namang quote yata ngayong umaga ito. Ayaw nyo ba nun, no? Busog na busog kayo ngayon sa mga kaalaman, diba? The biggest room in the world is improvement. No? Wala pong age limit yan. Hindi nyo ba nakikita, minsan sa social media, 70 years old, graduate ng elementary. Diba? O, yung 75 years old, naging abogado. O, anong ibig sabihin nun? It's never too late. No? Hanggat may hininga ka, hanggat kaya mo, nakakabasa ka, no? Malakas ka, kaya mo pa, it's never too late to learn something new. Diba? Yan ang problema pag tumatanda tayo. No? Eh kasi yung memory ko, pastor, hindi na gumagana. Eh paano hindi mo ginagamit? No? Alam niyo ba yun? Parang sasakyan ng mga utak natin. Pag mentras hindi mo yung ginagamit, lalong nasisira. Diba? Gamitin nyo ng gamitin niya. Diba yung kutsilyo, pag di ginagamit, humupuron. Diba? Gamitin nyo ng gamitin, hasahin nyo. Diba? Nagagamit ng maayos. No? Ako nga, madalas kong nasasabi, nung kabataan, hindi ako nag-aral ng kampanong pag-aaral ko ngayon. So, sabi ko, sana kung nag-aral ako nung araw, hindi sana ako nahihirapan ngayon. Kaya yung mga kabataan, no, makinig kayo. No? Train yourselves. Amen? No. Yona, no, season 10. No? Habang mga bata kayo, train yourselves. No? Improve yourselves. No? Gusto nyo matuto ng ganito? Eh, pag sumikapan nyo, pagbuhusan nyo ng oras, no? Yung pag-aaral nyo, kailangan yan maging bahagi ng buhay nyo yan.
to. Kasi hindi kayo nag-aaral tulad nung sinabi ko sa inyo kahapon. Hindi kayo nag-aaral para lang mataas ang grades, di ba? Nag-aaral kayo para preparasyon sa magandang buhay, di ba? Yan yung magiging sandata nyo, yan yung magiging kagamitan nyo, no? Yung tool. No? Magiging tools nyo yan, no? To have a better life, di ba? So, mga kapatid, we must empower, no? Empower ourselves at empower others, no? Minsan kasi, yung mga tao din, empower sila ng empower, lahat ang gagaling nila, puro sarili lang naman nila yung nakikita natin. Why not share, di ba? Share niyo yung natututunan niyo. Share niyo yung mga bago niyo na-discover, di ba? Uy, may bonus doon sa mention. Share niyo yan. Uy, nakakuha ko ng bonus ganito. Share niyo yan, di ba? Yung mga ganun, share lahat, di ba? Empower others, no? At tayo, mga kapatid, no? Sa atin bilang mga magulang, invest. No? Invest love, time sa ating mga anak. Kasi mga kapatid, habang tumatanda tayo, habang nag-i-invest tayo sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, they will become our security. Totoo? Amen. Di ba? Sino yung magiging security natin na pagdating ng araw? Dumating man yung panahon na hindi na natin kayang itaguyod ang ating mga sarili. No? Sino yung tutulong sa atin? Diba? E kung naging masama tayong mga anak, no? Tingin nyo ba si tatay sa kasinanay, kung naging masama yan, natito sila? Hindi. No? Hindi sila makakatanggap ng pagmamahal na meron sila ngayon kung naging masama silang mga magulang. At ganun po tayo dapat, mga kapatid. We must invest. No? Invest our lives. No? Our love. No? Alam nyo ba, dahil dun sa mga lady, makinig kayo mga kabataan, ha? Lalo yung mga 18 na. No? Sa Amerika, may batas. No? Na kapag nag-18 ka na, aalis ka na ng bahay. And when you decided to remain doon sa bahay, susunod ka kung ano ang gusto ng magulang mo. No? At kung ayaw naman ng magulang na ganun, sa ayaw at sa gusto ng anak, kaya man niya o hindi, pwede siyang palayasin ng mga magulang. Imagine, no? No? Ganun yung mga batas. Kaya ganito, ang mga magulang hindi na pinag-aaral ng mga anak. Dumadami ang mga hindi nakapag-university sa Amerika. Kasi ayaw nilang gastusin yung mga pensyon, yung mga naiipon ng mga magulang para sa mga anak. So anong nangyayari, mga kapatid? Nagiging cycle. Ay, hindi ako ginastusan ng magulang ko. Hindi ako pinakailaman. Nung nagkaanak sila, lumayas ka rin dito. Hindi ka, bahala ka, mag-aral ka kung gusto mo, gumastos ka. Magtrabaho ka, mag-working student ka, bahala ka sa buhay. Ano ang nangyayari sa society? At ngayon, nagtataka tayo, bakit ang dami-daming krimen, ang gulo-gulo, no? Ang sama-sama ng morality, wala na. Nasaan na? Dahil patuloy nilang iniitsapwera ang Diyos. Doon sa mga batas na ginagawa, hindi nila iniisip. Wala ng morality, wala ng pag-ibig. Masyado ng concern sa sarili. Pagiging selfish, puro selfish. Lahat nagiging selfish. At yan, kaya nagtataka pa tayo bakit ganyan ang society. What is the basic unit of society? Family. Nagtataka tayo bakit ganito ang gobyerno. Nagtataka tayo bakit ganito ang kapaligiran natin. Eh wala ang family. Asan ang values ng family? Wala. Kaya nga mga kapatid, kanino, no, bakit natin pinag-aaralan? No, may partisipasyon po tayo as Christians. No, kasi tayo yung nakaiintindi. No, tayo yung merong sinasabi natin, tayo yung mananampalataya, tayo yung merong Diyos. Nabasa ko nga dito, ewan ko kung nabasa niyo dito, malapit sa McDonald's, yung nakasulat sa pader, sabi, katagalugin ko na lang, hindi ko kasi maalala sa Italiano. Sabi, wala kaming pakialam sa opinion mo. Hindi yan makapagbabago ng mundo.
Galing na sa Tagalog, sa Italiano, huwag niyo nang tanong sa akin. No, sabi niya, ang makapagbabago sa mundo ay yung example mo. Totoo, hindi? Diba? No? Ang dami ng opinion ng iba, magaling nang magsalita, pero are we living by example, mga kapatid? So, yaan yung opportunity natin as Christians to live by example. Marunong tayo. No? Alam natin yung mga karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos. So, practice it. No? Magkaroon tayo ng example. Empower. No? Empower natin ang others. No? Ourselves, our others, share our love, experience, and our knowledge. No? At ito mga kapatid, ang napakaganda. Our ceiling today, no? Our ceiling today will be their floor tomorrow. Ganda, di ba? Yung mga bubong natin, yung mga kesami natin, ang magiging sahig nila balang araw. Di ba? Kung pinatibay natin ang ating mga bubong ngayon, yan yung matutungtungan nila pagdating ng panahon. So, brothers and sisters, ang sabi sa 2 Timothy chapter 4, verse 17, at ito yung pangatlo nating passage. Ito yung sinabi ni Apostle Pablo kay Timothy. Ngunit, sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang mapangaral ng lubusan sa lahat ng hintil. At ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. No, binigyan siya ng lakas ng Diyos para ipangaral. So, mga kapatid, there is a purpose. No, bakit tayo binibigyan ng lakas ng Diyos? Binibigyan tayo ng lakas ng Diyos, pinahaba niya ang ating buhay, hindi lang para sa iyo. No, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa din. No? Huwag natin sayangin yung ibinibigay na buhay sa atin. Empower ourselves, empower others. Especially when you are Christian. No? Share the word. Share the gospel. No? Simpleng encouragement. No, simpleng pagpapayo, no? Huwag tayong manahimik lang, no? In-empower mo yung sarili mo, no? Empower others, share. Alam mo ang word of God? You empowered yourself to the word of God? Share it to others, no? Hindi kailangan magpastor ka, hindi kailangan mag-mission ka. Yung mga simpleng bagay, no? Even sa mga youth, no? May mga kaibigan kayo, namumblema sila sa pamilya, no? Namumblema sila kung ano man, pwede niyo silang i-advise. Sabi ni Jesus, hindi tayo pababayaan. Sabi ni Jesus, manatili lamang tayo sa Kanya. Di ba? In every situation, big or small, mga kapatid, basta may opportunity. No? Take the opportunity to encourage, to empower others. No? So, brothers and sisters, sa ating pagtatapos, God has provided everything. Niniwala kayo doon. Ibinigay ng Diyos. Alam nyo, ganun kabuti ang Diyos. No? Ibinibigay niya lahat. No? Maaring hindi nyo yan nakikita. No? Maaring ang dami nyo inahanap, pero ang katotohanan, mga kapatid, nasa harap nyo lang yan. Nasa harap lang natin yan, ibinigay ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. At habang tayo'y nabubuhay, sa ating pagtanda, mga kapatid, binabago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. We cannot live or age gracefully separated from God. Amen? Hindi po mangyayari yan, mga kapatid. Maniwala kayo sa akin. Hindi sapat ang material na bagay para katumanda gracefully. Hindi sapat na maginhawa ka, wala kang problema, mga kapatid. Pero, have you learned your purpose? May pinagkatandaan ba tayo? Nakapag-empowered ba tayo ng iba? Naging makabuluhan ba ang buhay natin sa ibang tao? O namuhay lang tayo para sa ating mga sarili, mga kapatid? So, let us learn to embrace our new position. Let us expect more of God
and let us empower ourselves and others. At mga kapatid, this is the secret of growing old gracefully. Ito ang sikreto ng tamang pagtanda. Ito po ang mensahe ng Panginoon, papuri sa Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.